Okay, so hello guys, what's up, what's up? So ngayon, no, pag-usapan naman natin sa video na ito yung tungkol sa ultimate strength stage. Okay, so ano ba yung ibig sabihin na ito guys? No? Okay, so kung naalala nyo, no, diniscuss natin sa last na two videos yung about sa yung three stages which the beam undergoes before siya mag-fail. So, sabi natin guys, no, for example, we consider a concrete beam, tapos yung concrete beam nga ay nilagyan natin ng load, and we increase gradually the magnitude of the load until the beam fails. Ang sabi natin is dadaan yung beam before it fails, dadaan siya sa tatlong distinct stages. So, yung una nga is yung uncracked concrete stage. Yung pangalawa is yung the concrete crack elastic stress stage. So itong dalawang to ay napag-usapan na discuss ko sa unang dalawang videos natin, sa mga nakaraang videos natin. Okay? And itong video na ito, no, is about the ultimate strength stage. Ito yung stage 3, no. So ayun. So konting review lamang guys, no, para maalala nyo lang yung mga nakarang topics, no, konting review. Sa stage 1, ang tawag na natin is kung uncracked concrete stage. So, yung mga important notes na kailangan nating maalala is that, una, yung actual tensile stress dun sa stage 1 or uncracked concrete stage is that yung actual tensile stress nga is less than the modulus of rupture. Or so that is, in symbols, F is less than F sub R. Tapos, yung actual bending moment natin doon is less than the cracking moment. That is, yung M is less than M sub CR. So, kaya since nga yung ating actual tensile stress at saka actual bending stress is less than the modulus of rupture at saka cracking moment, that means na hindi pa magka-crack na yung ating concrete. So, kasi nga maliit pa lang yung unang yung load, stage 1 pa lang naman to. So, ibig sabihin, maliit pa lang yung load na ina-apply natin dun sa kanina na beam na pinag-usapan natin, no? Then hindi pa siya magka-crack. So, ibig sabihin, kaya pang i-resist ng concrete yung buong load, no? Nang wala pang tulong yung steel, yung reinforcing steel. Okay, so take note, no, yung pinaka-importanteng idea dito is that the beam's concrete gross section can resist the load. So, kung naalala nyo nga, guys, no, nung sa stage 1, hindi natin kinakonsider dun sa computation yung mga reinforcing steel, no, kasi nga hindi pa naman siya nagagamit or wala pa siyang tulong. Okay? So, dito tayo guys sa stage 2 muna. Review ulit ito, no, kasi napag-usapan natin ito sa nakarang video. Yung stage 2, yung tawag doon is concrete crack elastic stress stage. So, bali, no, magka-crack na siya because yung cracks will start to develop since tensile stress in the bottom of the beam becomes equal to the modulus of rupture. So, kapag naging equal na yung actual tensile stress natin sa modulus of rupture and yung actual moment natin ay naging equal na din sa cracking moment, then magkakaroon na ng crack. So, stage 2 na yun, guys. Okay? So, it is assumed that all of the concrete on the tensile side of the beam is cracked and must be neglected in the flexure calculations. So, kaya kung naalala nyo guys, nung sa stage 2 natin, no, ginagamitan natin ng method na tinatawag na transform area method, hindi natin kinakonsider yung concrete sa may tensile side. So, itong part na to, okay, sa may baba ng ating compression side, no, okay, hindi natin siya ikinakonsider sa computation kasi nga nag-crack na siya. So, bali ang kinakonsider lamang natin is yung compression na concrete and yung ating area ng steel na ikinakonvert natin to equivalent na area ng concrete. No, kaya tayo meron tayo tinatawag dito na modular ratio na N, kung naalala nyo yun. Okay. So, ngayon guys, no, ito na tayo sa stage 3. So, sa stage 3 naman, kapag in-increase pa natin yung load, guys, no, darating yung time na mag-fail na siya. So, ang tawag natin dito is the ultimate strength stage or the beam failure. Okay? So, as the load is increased further so that the compressive stresses are greater than the 0.5 F sub C prime. Okay? So, yung F sub C prime dito, guys, is the concrete strength. So, kapag naging greater than kalahati ng concrete strength
na yung ating actual compressive stress at saka yung tensile natin, yung mangyayari nga guys is magkakaroon na ng crop. The tensile crops move further upward as does the neutral axis and the concrete compression stresses begin to change appreciably from the straight line. Take note na yung sa stage 3, yung ating actual compressive stress guys is greater than 0.5 FFC prime. And yung ating actual tensile stress is greater than or equal to the yield stress. So, ibig sabihin guys, no, parang umaabot na sa sukdulan yung strength ng ating materials, yung concrete at saka yung stress, yung steel. So, kaya nga magkakaroon na ng failure. So, ang dito, no, magkakaroon tayo ng mga malaking cracks sa may tensile side and mga maliit na cracks sa may makakrush kasi yung ating concrete sa may compression na side, ganun. Ayun. So, bali lang guys, dito, ang dapat nyo tandaan dito guys is sa stage 3, yung ating strain is linear. So, linear pa yung ating strain guys, no? Linear yung ating strain. Yung ating stress, yun yung hindi linear, no? So, kung naalala nyo sa stage 2, linear pati yung stress sa may concrete na compression, no? Pero dito, kahit sa compression, hindi na siya linear, no? Nagko-curve na yung ating concrete compressive stress. So, kaya ito yung gagamitin natin sa pag-analyze, no? Ano ba yung paraan natin sa pag-analyze sa stage 3? Okay, so, ayun. So, dito guys, no? Wait lang ha. Gusto ko lang i-remind kayo. Gusto ko lang sabihin na yung pag-uusapan natin dito is papyaw lang sa pag-uusapan natin in the future. Meron kasi tayong, kumbaga, pag-uusapan pa natin ito in the future sa mga susunod na videos, no? So, ito ngayon is parang papyaw lang siya ng computation na gagawin natin. Okay, so brief calculation. Magka-calculate tayo ng ultimate or nominal flexural strength of beams. Bakit? No? Kasi, di ba guys, no? For example, meron tayong sample ng concrete. Yung cylindrical sample. Di ba malalaman lamang natin yung kanyang capacity or yung kanyang strength kapag dinaan natin siya sa compression test, di ba? So, ganun din dito guys, no? So, since stage 3 na nga ito, masisira na yung ating beam, then we can now determine kung ano yung kanyang ultimate or nominal na flexural strength, okay? So, kailangan natin dito malaman kung ano yung kanyang moment capacity, okay? So, it is assumed here, take note, that the tensile reinforcing bars are stressed to their yield point before the concrete on the compressive side of the beam is crushed. So again, di ba na-mention ko na to kanina, yung ating steel stress must be greater than or equal to the yield stress. So ibig sabihin, yung ating tensile reinforcing bars, yung ating mga steel bars dito, will be stressed to yield point. So malapit na siyang maputol. Malapit na siyang maputol. Yung sa steel bars. So ayun. So lahat ng ating mga stress dito sa steel ay yielding. Okay? So, ayun guys, no? So, after the concrete compression stresses exceed about 0.5 of F sub C prime, they no longer vary directly as the distance from the neutral axis or as a straight line. So, napapansin nyo guys sa ating, again nga, no? Na-mention ko na ito kanina, no? Sa actual compression stress variation natin dyan sa ating, ang tawag dito, sa ating figure, sa may D, no? Nagko-curve na nga yung ating stress, nagko-curve. So, okay. So, take note na yung, di ba nga kasi nga malapit na itong mag-fail, so hindi na linear yung ating stress relationship dito sa may concrete, no? So, take note na yung, again na, ulitin ko lang, no, yung ating concrete compressive stress dito is hindi na linear, so nagko-curve na siya. Tapos, it is applied at a distance C mula sa extreme compression fiber. At a distance C mula sa ating extreme compression fiber. So, yung C dito is para siyang neutral axis kung tutusin, guys. No? Okay, so again, dalawa lang yung mga ating i-consider dito na mga force, guys. Yung force caused by this stress, itong concrete compressive stress natin, yung force na caused niyan, at saka yung ating
force ko caused by the stress sa may steel. So F sub Y yung nandito, no, kasi that is the stress sa may steel. Sabi natin magi-yield na siya. Ayun. So ayun, so ang sabi guys, no, say, take note na kapag ka nag-analyze ka using this curve, mahirapan tayo mag-analyze guys. So kaya sabi ng NSCP at saka sabi ng ACI, it is assumed that the curved compression diagram, so itong curve na to na concrete compression stress, will be replaced with a rectangular one with a constant stress of 0.5 F sub C prime over a depth A equal to beta 1 C, where beta 1 is a value determined by code. So bali guys, no, itong ating curve nga na concrete compressive stress ay papalitan natin ng rectangular na constant stress. Ito, kung nakikita nyo yung ating mga araw-araw dyan, no, yung curve ay napalitan natin ng rectangular. No? Yun ang sabi ni NSCP at saka ng ACI, no, ng mga international codes. Kasi nga, mahirapan tayo kung ito yung gagamitin natin na curve na stress. No? Mahirapan tayo mag-compute. So instead, no, pinapapalitan natin siya ng rectangular pero hindi na at a depth C. No? Hindi na siya sa C, no? Kundi sa A. So yung A is actually less than siya sa C. Bakit? Kasi meron tayo, yung A is computed actually by this formula, that is beta 1 multiplied by C. Yung beta 1 always less than siya sa 1. So ibig sabihin, marireduce yung C. So yun na guys, no? So pag napalitan na natin yung stress, take note, yung stress na ilalagay natin dito will be 0.85 of F sub C prime. Or that is 85% lang siya ng concrete strength. Okay? So yun yung stress natin, ultimate stress ng concrete. And there our ultimate stress ng ating steel is F sub Y, that is the yield stress. Okay? So ang gagawin natin dito guys is, para ma-analyze natin, malaman natin yung maximum na moment capacity or ultimate moment capacity, or tinatawag din natin itong nominal moment capacity. So para ma-compute natin yun guys, ay kinocompute natin yung forces T at saka C. Yung T dito is the tension force sa may steel, and yung C is the compression force sa may concrete. Okay, so para maintindihan natin guys, no, lipat tayo ng whiteboard. Sabali ha. Okay. So, wait lang guys. Okay, so mamaya na lang siguro guys, no, i-explain ko sa inyo mamaya, no, pagdating natin sa next na slide, no. Okay, so kung paano natin i-compute nga yung ating maximum or yung nominal moment. Okay. So, ayun, so ito yung gagamitin natin guys ng mga steps. You can memorize this, pero I suggest huwag nyo ma-memorize. Madali lang naman kasi to, itong topic na to. So, this is the simple steps to obtain the nominal or theoretical moment strength of the beam. Okay? So, unang step guys is all we have to do is to compute for the tension force. Okay, that is the total tensile force sa may steel. So, ito yung T na nandito sa may baba. Yung T dito sa may baba. Ito. Okay. Tapos, next is, equate the total compression force C equals to 0.85 F sub C prime AB to T. So, i-equate natin, guys, yung compression force at saka tension force. Bakit natin i-equate? Kasi dalawa lang sila. So, para maging equilibrium, then dapat T is equals to C. Diba? Ganun yun, guys, diba? So, para hindi gumalaw yung beam, then kailangan natin na yung forces na tension at saka compression must be equal. So, equate natin sila, yung C at saka yung T, and then we solve for A. In this expression, AB is the assumed area stressed in compression at 0.85 F sub C prime. The compression force C and the tensile force T must be equal to maintain equilibrium at the section. So, para guys, maintindihan natin, no, ay dito nga tayo, magtatayo sa kabila kasi. Wait lang. Okay guys, so again, no, ito yung simple steps natin to obtain the nominal or theoretical moment strength of the beam. So again, una guys, no, okay, so para mas maintindihan natin. So again guys, no, tinanggal natin yung curve
na kanina, no, kasi nga pa pinalitan sa amin ng NSCP, kailangan daw palitan natin ng rectangular na stress na 0.85 F sub C. Just take note, this is stress, ha? Ito ay stress ito. Stress. Okay. So, bale, itong stress na to ay i-apply natin siya uniformly at depth A, no? So, ibig sabihin, guys, itong part na to ng concrete, no, is in compression. Okay? Compression stress. Ayun, itong part na to. So, take note, okay, na ito, again, take note, ha, ito yung B natin, ito yung width ng ating beam, ito yung ating A. Itong depth na to ay tinatawag nating A. Ito yung ating point, ito yung ating depth na kung saan ina-apply natin yung compression stress na 0.85 F sub C prime. So, para lang maalala natin, guys, again yung A, take note, hindi siya yung neutral axis, baka kasi ma-misinterpret nyo siya as the neutral axis. Hindi ito yung neutral axis, guys. Ito lang yung depth na kung saan ina-apply natin yung compression stress na 0.85 F sub C prime. So, hanapin natin, kailangan natin mahanap yung value ng A kasi yung ating compression of force, ito guys, na compression of force, okay, will act sa may centroid ng ating compression area. So, ito yung ating compression area, guys. Wait lang, ha? Okay. So, erase natin, guys, yung mga sort dito. Okay. So, actually, guys, ito yung ating compression area. So, yung ating compression force will act sa may centroid nitong area na to, dito sa may gitna. Diba? Since rectangular naman to. Okay. So, again, no, iba yung mangyayari, guys, kapag hindi, tawag dito, kapag hindi rectangular yung ating cross-section ng beam, no, hindi siya automatically sa gitna. Hanapin pa natin yung centroid ng kung sakali. No, pero anyway, mamaya natin siya pag-usapan sa example. Okay, so take note, guys, na itong compression force ay dapat nag-act siya sa may centroid, and itong tension force natin ay sa centroid din mismo ng ating mga steel. So, ibig sabihin, since isang line lang to, then dito siya sa may dito siya mismo mag-act sa may centroid, di ba? Ito yung centroid. Ito 'yun. So, ito yung ating tension force, ito yung ating compression force. Okay. Pero guys, no, kung dalawang line yung ating steel bars dito, kailangan mong hanapin yung centroid ng mga steel bars first bago ka mag-compute ng tension force. Okay. So, since force ito, di ba guys, naalala nyo that the stress is equals to force divided by area. Tama ba? So, ibig sabihin, guys, kung nagko-compute tayo ng force, AD force is equals to stress multiplied by the area. Okay? Okay. So, since force yung C, guys, so that will be equal to stress. Ito yung stress, guys. Tama ba? Okay? Itong 0.85 F sub C prime is the stress. Wait, sa? Itong 0.85, guys, F sub C prime is yung stress. At itong AB is actually yung area. Diba? Stress times area. So, itong AB, diba nga, ito yung A, tapos ito yung B. So, itong area of compression natin dito, guys, is A times B. Kaya meron tayong AB dito. Okay, so I hope naintindihan nyo yung formula. Hindi nyo kailangan i-memorize to. Kailangan intindihin nyo, guys, no? Kasi this is very important sa pag-compute ng compression force. Okay. Then para sa tension natin, that is simply equal to, di ba, tension force man to. So again, force natin is stress multiplied by area. So ang ating tension force is area ng steel. So total area ng steel dito, guys, multiplied by yung ating stress ay F sub Y, no? Steel stress or yield stress yung ating gagamitin. Okay, so kung rectangular ito, guys, kung rectangular yung ating beam, then automatically yung ating compression force ay nag-a-act na sa gitna nito. So, ibig sabihin, malalaman, kung A ito, then yung ating point of application ng ating compression force is A over 2 dito sa may taas, tapos A over 2 dito. So, kaya ang mangyayari, guys, ito, yung distance between compression and tension will be equals to d minus a over 2. Yung d natin dito is the effective depth. Again, yung effective depth is mula dito sa extreme compression fiber papunta dito sa centroid ng ating mga steel. So, ito yung effective depth. So, yung d natin again nga is ito mula dito papunta dito.
So, ima-minus natin ang kalahati. That is a over 2. So, ang distance na to is d minus a over 2. I hope naintindihan nyo yun, guys, no? Importante kasi itong distance na to para sa pag-compute ng nominal moment or ultimate moment. Okay? So, ayun. So, ayun. So, ang gagawin natin, guys, no? Sabi nga natin, pag na-compute natin sa step 1, di ba? Sa step 1 nga, ipocompute natin yung tension force. Ito na nga yun. Then, i-equate natin yung tension tsaka compression para i-solve si A. Si A kasi usually yung hinahanap natin dito, no? Yung A, that is the depth of the compression stress na block na 0.85 versus C prime. Okay. And then, no, we calculate the distance between the centers of gravity. That is, i-calculate natin yung distance between C at tsaka D. Tapos after that is kailangan natin compute na yung nominal moment capacity, okay, ng ating beam. So paano makompute yung nominal moment capacity? That is, di ba guys, no, itong dalawang forces na to, yung C at saka yung T ay nagki-create ng couple. Couple. Yes. So ang kailangan natin i-compute dito guys is itong moment na nakikreate nila. That is tinatawag nating nominal moment capacity. So, yun na yung moment capacity ng ating beam. Diba? So, para makuha yan, that is simply, no, equal to, ayun, dito tayo guys. So, again, no, we will determine the nominal moment capacity which equals to T or C times the distance between their centers of gravity. So, para makuha natin si nominal moment capacity, that is simply equal to the tension force multiplied by D minus A over 2. So, yung D minus A over 2, guys, is the distance between the compression force and the tension force. Ito yun, guys. So, D of D minus A over 2. Okay? O di kaya, pwede din naman na i-compute siya using, kung hindi mo gustong gamitin yung tension force, hindi gamitin mo yung compression force. Same lang yung i-value nun, guys. Compression force multiplied by D minus A over 2. Di ba ganun yung pag-compute, guys, ng couple moment, no? Kapag may couple, all you have to do is you get the value of the force multiplied by the distance between the two forces ng couple yung couple. Okay? So, ito yung ating formula, guys, para sa nominal moment capacity. So, I hope na i-memorize nyo siya, no? Kasi importante siya. Okay? So, yun. So, yun guys, no? Pero take note, take note guys, na itong formula na to is applicable lamang siya kapag rectangular yung beam, no? Pero pag hindi na rectangular yung beam, hindi na rectangle yung ating beam, no? Pwedeng ma-change nga itong formula na to. Depende sa situation. Depende sa, anyway, mamaya ay meron tayong example, no, para mas maintindihan nyo, no. Basta take note guys that the nominal moment capacity is simply the moment created by the couple T at saka yung C, no. So, yun. Okay? So, balik tayo guys sa video, sa PowerPoint, okay? So, yun na nga guys, no? So, ayun. So, ito na nga yung steps natin to obtain the theoretical moment strength ng beam. Okay, so, i-stop muna natin tong video guys and sa susunod na video ay mag-i-example tayo ng problem para mas maintindihan nyo yung ating lecture. Okay? So, see you sa next video.